Good morning pala sa inyong lahat, mga tol. Magandang, magandang, magandang tanghali. So for today's video po natin, pupunta tayo ng CF Moto, Motostrada sa may 11th Avenue, Caloocan. Dahil after ng ride natin ng bulina, gamit tong Big Bad or si Biggie, umilaw tong check engine natin. I don't know kung dahil lang ba siya sa moist, pero ipapaayos na rin natin to. At the same time, magpapalit na rin tayo ng lines. So, gaya na muna tayo. Ganda yung paranyake. Papunta ng Motostrada. Yan. So, yun na nga mga tol, no? Bali, ang mistake kasi, nung nagbiyahe kami ng Bulinaw last Saturday, then, ilan na lang umila yung thermal spark niya. Yung dito sa may oil indicator. Tumabot yung temperature na almost 110. Then after noon, pinahinga ko lang, in-idle ko. Then okay naman. Then after noon, yun na, doon na nagsimulang umilaw yung parang sa pinakang check engine niya. I'm not so sure kung dahil ba to sa moist lang ng ano. Kasi papasin niya naman yan. Yan. Grabe yung moist nung ano natin. Grabe yung moist nung CFC display natin. So tapasin ka rin natin ng lahat. Medyo matraffic to kasi time to break na na almost 1 p.m. So, pabalik ako kayo mamaya, alamin natin anong error to kasi wala namang nag-display na error code sa pinaka TFT display natin. Kasi umiilaw lang siya pero pag na-under namamatay yan din yan. So yun nga, balik ako kayo mamaya pag narinig na tayo. Alright. Pwede na mag-park? Ha? Ito na sa likod. May pagkalangan sa likod. Sa likod? Dito ako kanan ako dyan. Stop light ng kanan tayo. Doon na kanto kanan. Doon na kanto kanan. Thank you. Sir, dito pa yung Motostrada? Doon sa gilid. Oh, nagsabi ako kanina eh. May tinawagan, hindi ko na kuha yung pangalan pero may tinawagan ako number. Sabi niya daling ko na lang daw eh. Pangalan ko. Kung sino naman yung pasok na lang po kayo sa loob. Ah, pasok na lang sa loob. Iwan ko manatarita. Sabi niyo na lang. Okay, so andito na tayo sa may Motostrada, Caloocan mga tol, para ma-check na yung motor. Magmamoist. So gagawin yung chip ng checklist. NK400 po? Apo. Kasi yung moist na 365 8 ata, oh 8 365 8. Normal na yung ganito na lang. Alin? Normal na tsaka ito. Oo. Yung alin? Ito pong gas fuel tank. Kahit kung ang kasa niyo. Normal na po na nagagas kasi niyo. Oo, normal na niyo. Tapos ito pa, yung bolt dito. Kasi vibration yung mismo ano niyo. Minsan din natatanggal dito. Huwag natanggal yung dito, nakakabit pa rin. Okay. Pero titingnan niyo rin, observahan niyo po yung mga ganito. Tine-check ko naman palagi. Pero ito kaya, magagawa kayo ng parang niyo. Mahal kasi yung ganyan. Ha? Ay sa moist? Ay sa moist, hindi ko masyado man. Pero wala namang problema, sira yun, di ba? Kasi yung panel niya gumagana, may moist lang talaga. Ah, may lumalabas. Tapos nag-check engine din kasi siya eh. Oh, okay, sige po. Kaya doon na lang. Yung panel niya na lang kaysa, kunin ko po yung ID niyo po. Tsaka cellphone number po. ID? Opo. Paano to itong unit, hindi siya nakapangalan sa akin, pero under warranty kasi yung sa ano?
Tanong nyo rin po sa kanila, ano po kayo, second owner nito? Second owner, kakabili ko lang yun noong February. Pero walang binigay sa inyo mga papel o meron, warranty book? May warranty booklet, resibo ng purchase ng motor, mm-hmm. Tapos may deduct sale. Okay, sige po. Kasi pag ano po, katulad nito, kayo ang second owner. Sa inyo po naka, ano to, nakapangalan na. Kaya yung number niya. Okay, sir. Then ipapaliwanag niyo po, bakit po ganun nangyari dito sa kasi yung panel. Okay, okay. Kasi ang pinakamahal talaga yung panel. Pinakamahal po yan. Yung pinaka, ano nila. Pero kung wala naman sira, mayroon lumalabas sa check engine, ipapacheck na lang. Tapos advice na lang, at itanong niyo, sir, bakit po nagkakaroon ng moist yung mismo panel? Okay, sir. Yun yung i-asking nyo dun sa kay Sir Terry. Okay, sir. Thank you. Para sa kung sakali man magkaroon ulit, alam nyo na kagad. Kasi di. Thank you. Okay. So, gagawin natin lang is itong motul. Tapos merong papalitan na rin ng oil pull. Okay. So, tour na rin tayo ng mga motor dito mga tol. Ito yung motor na ginamit ni Breezy nung Boss Iron Man, number niya 1309. So anong ni Breezy? Yeah. Tapos 800MT. Ewan ko, baka pinapaano ito yung CLX. Pamaintenance siguro. Sabagay, ginamit na kasi ng long ride. Oo, oh, 1,200 yun. Ito, ano to? Safe motor eh. Oo nga. Na version 3 na. Ito ba yung bago? Ay, NK650 na yun. Ba? Hindi yun yung NK. Sinasabi ko. Pareha sa to, 650. Ito yung ano, Bebo? Tignan mo yung ibang motor yun. Sheesh, babogi ng mga motor yun. Ito yung 300SR, parang black edition ng tato. Pogi eh. Play to win. Ayan. CLX 700. CLX. Diba? Papogi rin ang mga ano. Sip mo ito. Tapos ito. NK. NK. Hindi lang nakalagay. Ayun yung 400 na bago. Ito yung version na GT. GT! Ayan. So ito yung version 3 ng NK400. Gaganda ng mga moto. Tapos tangpad yan eh. Tank grip. Ayun, ganda ng ano. Halip eh. Leather. Ito yung 450SR. Yan. Yung Odin. Meron daw scooter ang ano? Yung pang expressway? Wala. 450SR. Ang nangyari. Aerodynamic na siya. Winglet. Oo. Medyo maliit lang sprocket niya kumpara sa ano, sa NK. Pero work things. Damn. Brembo. Naka Brembo na siya. 95 yun. 95 po lang. 3 seconds? Ganito ano? Zio. SRP? 100 plus yan. 200 plus. Mag-NK na lang ako. Pero tuloy yan sir. Oo. Electric. Lithium ion yung bago nila. Eco-friendly. Meron din tayo ng test drive namin lahat.
test drive namin. Lahat? Yan ang tatlo. Maliit. MBO Boost. MB. Sir, thank you, sir. MB Agusta. Huge. Huge. MB. ADV. Zone test. Ang ilang kapogi ng mga mata dito, man. Touring. Pang touring. Ay, yan, komportable yan, bet. Wow. Baka. 800. Pwede pala sakyan yung mga yun. Ah. KYT, oh. Anong KYT yan? Sana si Piggy okay lang siya. Yun lang. Okay, so ayos na tayo mga tol. Naayos na yung panel natin. Wala nang moist kung mapapansin nyo. Wala nang check engine. So yung pinaka check engine natin eh dahil nga daw sa pagpapalit ng muffler. Pero okay naman na na-clear na nila or na-clear natin. Yung isa pang cost is dahil nga daw talaga sa horn. So, sa pinakang engine off naman lahat, then yung sa thermal stop ko is under observation pa siya. Bale na gasos ko at 2,800 something para sa langis. And then sa oil filter pa rin. Yan. So, pero all good naman na siya. Hope na hindi na ulit magkaroon ng issue para sa dasado na balik din. PMS.